Okay, pahabol lang mga riders. Ito, natagpuan uli natin yung limited edition ng XRM. Ito po yung naiwan ko sa mga XRM edition eh. Kaya, ito, i-review na natin ngayong araw. Sige sir, salamat ha, sa pag-assist. Lalagay lang natin dito sa gitna para maikutan natin na maayos. Ayos. Dito po sa location namin sa Laguna Province, ito pa lang po ang nakikita kong limited edition ng XRM, itong color red and white combination. Okay, ang mapansin natin, kakaiba nga yung kanyang decals kaya siya laging limited edition. So ito pa lang po talaga ang available na decals sa mga limited edition. Parang meron siyang pagka-military camouflage na design yung kanyang mga decals. And then of course, same specification pa rin naman itong XRM125. Bali, ito nga po yung XRM DSX125. Ito po yung pareho ng disc brake yung kanyang preno sa harap at likod. Okay, unahin na natin dito sa kanyang headlight. Inspired pa rin po ng CRF na Honda yung kanyang headlight. Okay, bulb pa rin po siya hanggang sa kanyang turning signals. Puro bulb po ang ginamit. And then syempre, telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then sa gulong, ito po, napansin ko, pang off-road na talaga yung kanyang gulong. So, meron pong sukat ito na 2.50x17 po ang kanyang tube type pa rin po na gulong. Na ang brand naman po ay MVP Star. And then, syempre, naka-spoke wheels pa naman po siya na may stainless na rim. And then, single disc po dito sa kanyang front brake. Ayan, naka-single piston caliper din naman. And then dito naman sa rear tire, pareho po sila ng sukat ng front, bali 2.50x17. And then kanyang preno po, single disc dito sa rear, naka single piston caliper naman. And then of course, swing arm po ang kanyang rear suspension. And then sa kanya naman pong tail light, stop light, ayan, pare-pareho pong bulb, pati sa turning signals. Then of course, chain drive po ang kanyang drive type. And then 4-speed naman po ang kanyang gearbox transmission. And then meron po siyang 900 ml na engine oil capacity. And then ito po yung kanyang kickstart. And then sa rear brake, ito naman po. And then maganda po sa kanya, meron pa rin siyang undercover protection. Para sa lubak-lubak na madadaan ang mga bato-bato. Ito po yung tinatawag namin noon na Araro. And of course, ito yung kanyang spark plug. Mabilis po ang pagpapalit dahil open siya.
Okay, isa po sa in-improve dito sa XRM itong kanyang panel gauge na fully digital na po siya. Okay, ito medyo maliit lang po yung kanyang screen, ano po, sana medyo pinalakihan, pero okay na rin po ito, ta hindi naaagaw sa focus natin sa pagmamaneho dahil maliit lang siya. Okay, ito po yung kanyang pinaka-menu. And then, nandito sa baba po, yung kanyang high beam, low beam sign, turning signal sign, check engine sign, saka yung neutral sign. And then, dito sigurado yung ating speedometer at saka yung ating fuel indicator. Okay, dito na tayo sa kanyang mga switches and buttons. Unahin natin dito sa kaliwa, ito po yung kanyang horn. Then sa taas, ito po yung kanyang turning signals. Then high beam, low beam. Okay, meron pa ba? Okay, wala na. Then, sa kabila po, nagsosolo naman yung kanyang electric starter push button. Okay, check naman natin yung kanyang U-box. Okay, ayun, bukas na. Okay, meron pa rin naman siyang U-box, pero maliit lang po. Hindi po pwede rito ang helmet. Ano po, puro kapote lang, saka motorcycle cover, saka ilang mga tools siguro. Okay, ito po yung kanyang stock na side mirror. Medyo oblong po ang sukat. Ayan, medyo maiksi lang yung kanyang stem, kaya ayos na ayos ang forma nito. Okay, and then andito po yung kanyang battery, hindi lang po nakakabit. Okay. And then meron pong 3.9 liters na fuel tank capacity itong XRM DSX125. And then sa fuel consumption, nasa 65 kilometers per 1 liter. And then sa top speed naman po ay 115 kilometers per hour. Okay, dito naman po sa kanyang muffler. Ayan, bali maganda po yung kanyang heat guard, stainless. At may metal ang material po. Ayan. At mahaba naman siya at hindi tayo basta-basta mapapasok dito. And then ito, mapapansin nyo, malaki yung kanyang butas. So, ibig sabihin niya medyo malutong po ang tunog nitong XRM na to. Okay, isa sa advantage ng malaki po ang manibela. Unang-una, ito meron siyang sabitan ng ating cellphone o ng basket kapag tayo po ay maraming bibilhin sa palengke. And then isa pa, hindi tayo mapapasingit o hindi tayo sisingit sa mga masisikip na traffic dahil tansyado natin, yan, malapad, kaya relax lang tayo sa pagmamaneho, maghintay tayo kapag traffic. Pero kung kaya naman lumusot, siyempre lulusot. Okay, meron po siyang 144mm na ground clearance. And then pagdating naman po sa kanyang seat height, nasa 775mm. Okay, bago natin sakyan, tanggalin muna natin sa center stand, ano, para hindi tayo mahirapan sumampa. Medyo mataas siya, eh. Okay, ayan po ang kanyang tindig kapag naka-side stand. So wala na tayo kailangan i-adjust sa kanyang side stand dahil tama-tama na yung kanyang pagkaka-slant, di ba? Okay, sakay na tayo. Okay, ayan, papansin nyo, mahaba siya. And then hindi tayo pasubsob. Ayan. Although ano ha, mataas yung kanyang manibela, pero tama lang, halos level lang sa ating mga braso. Okay, ayan, no? Kung sanay po kayo sa mga maliliit na scooter, yung mga compact lang. So dito medyo maximize niya yung space. Kaya malapad po talaga. Ayusin po natin ang pagtansya, baka makasabi tayo pag mabilis ang takbo. Okay, sa turning radius po niya, walang problema. Maluwag po siya. Makakagalaw ng gusto yung ating hita magkabila. Ayan. Okay. At yan, dapat po ang ating dalawang paa. Mababa lang po siya. Then, testingin mo natin yung kanyang disc brake sa front. Okay. Ayun, kita nyo, kagat-agad, oh. Although medyo madulas ang ating sahig, pero pag preno, kapit agad. Okay. Then yung kanya namang rear brake na this din. Okay, ayun. Medyo nalalaliman ako. Pero malakas din. Okay. Siguro konting adjustment lang. And then sa kanyang rear suspension. Ayos, malambot po ang bounce. Maganda yung kanyang shock. Komportable kahit malubak tayo. Although medyo matigas po yung kanyang upuan, pero bumawi po dahil sa kanyang shock.
Okay, sa pricing naman po nitong XRM PSX 125, bali meron po siyang cash price na 78,020 pesos. And then pag mag-i-installment po tayo, ayan lang po ang kanyang down payment, 7,400 pesos naman. And then sa isang taon po, sa monthly niya ay nasa 7,722. And then sa dalawang taon naman po, 4,779 monthly. And then sa tatlong taon naman po ay 3,798 pesos monthly. And then meron pa rin siyang rebate na 200 pesos kapag maaga po tayo magbayad. Okay, ito po si XRM DSX 125 Special Edition. Okay, bago tayo magtapos, ipapashare ko muna po kayo para makita nyo po yung kanilang available na mga units. Kasama mo kami maglakbay, tara na, abutin ang pangarap. Sa Trans, ikaw sigurado kang karamay mo kami sa hirap at ginhawa sa Transcycle Mart. Panatag ka saan man patungo, saan man mapadpad, kasama mo kami maglakbay. Tara na, abutin ang pangarap. Sa Transcycle sigurado kang karamay mo kami sa hirap at ginhawa sa Transcycle Mart. Panatag ka saan man patungo, saan man mapadpad, kasama mo kami maglakbay. Tara na, abutin ang pangarap. Sa Transcycle sigurado kang karamay mo kami sa hirap at ginhawa sa Transcycle Mart. Panatag ka.